Okay. Kokando. Bumetsa. Kokando, search natin. Okay, sabi dito sa website otcmedicines.com, Bisacodil, ang Kokando pills. Okay. Ang Bisacodil po, ginagamit yan bilang laxative. Ibig sabihin, pampadumi po yan. Pampastimulate ng bowel movements. Usually, ginagamit to pang preparation. Pag merong gagawin na kailangan malinis yung bituka mo. So, kunyari, magkakaroon ka ng CT scan na may rectal contrast. Siyempre, kailangan linisin yung mga dumi doon, papainumin ka ng Bisacodil. Kasi nga, pampadumi yun. Pwede rin yan sa mga constipated. Kasi nga, walang bowel movement. Para dumumi ka, bibigyan ka ng Bisacodil. Ngayon, itong mga nagpo-promote ng slimming pills na Kokando. Kapag po kayo ay na-overdose ng Bisacodil, lalo na yung formulation na to na 15 mg, pwede po kayo magkaroon ng electrolyte imbalance. Ang dumi kasi natin, merong kahahalong tubig yan. Bukod sa tubig, merong kahalong electrolytes yan. Mga sodium, potassium. Pag nasobrang kayo sa pag-take niyan, mauubos yung electrolyte na sa katawan, magkakaroon ng electrolyte imbalance. Anong pwede mangyari? Magkakaroon ng muscle weakness, manghihina yung muscle na katawan nyo, pwede pa kayong ma-dehydrate, yung mga ganon. Bago po kayo mag-take, siguraduhin nyo po na pinapacheck nyo muna sa doctor nyo, pinapaalam nyo sa doctor nyo kung dapat ba or kung pwede ba. Kasi meron mga risk to. Tsaka yung pag-poop natin, yung pagdumi natin, hindi naman yan magre-result to weight loss talaga eh. Kasi yung dumi, dumi na siya talaga. Hindi siya kasama nung sa taba mo dito. Yan, mataba yung katawan mo, malaki yung fat content ng katawan mo. Hindi po yun ibig sabihin na dumudumi ka ng madalas eh sumasama na yung taba sa katawan mo sa pagdumi. Hindi po ganun. Ang pinaka-effective talaga na form ng weight loss is of course, restrict mo yung caloric intake mo and of course, cardio. Mag-exercise para magamit yung mga stored na calories sa katawan. Dr. Nagra Maduate. Ito na naman yung online class. Hello. Sige po ka. Sige po, thank you po. Ano naramdaman mo? Ano po kasi, hindi po kasi ako makahinga eh. Hala, baka malo, ano yan, masikip yung bra mo. Hindi joke po. Lang po. Joke lang po. Loko to ah. Uminom ka ng 3 paracetamol, 5 bayoplusa ka. Uy, overdose yan. overdose na yan sa paracetamol. Yung bayoplusa, may paracetamol din yun. Tapos 3 paracetamol pabibigay mo. Mami, kailan tinanggal yung insulin ni tatay? Ngayon lang. Yung check-up niya. Okay, so dito merong patient na diabetic na naka-insulin. Tinanggal na yung insulin niya according to sa nagbibidyo kasi umiinom na siya ng herbal medicine. Ano yan? Karaage? Alam ko, ulam yun yung karaage. Si sir daw nag-take siya ng insulin and then slowly, gradually, pababa ng pababa yung dosage ng insulin. And then tinanggal na. I'm not sure kung doktor ba yung nagpatanggal ng insulin or yung babae lang. Paragis pala yung tawag doon sa herbal product nila. Tingnan natin, paragis. Okay, so commonly used for diagnosis or treatment of ear pain, fever, and cold. Oh, pang-diagnose pa. Bukod sa pang-treat. So, meron daw siya antioxidant properties, lowering the risk of cancer. Ayan yung mga claim na red flag. Anything na meron mga claim na excessive or too good to be true. Napapagaling yung iba't ibang sakit, napapagaling ang diabetes, ang cancer, ang Alzheimer's disease. Basta may mga ganyang claim yung gamot, red flag po yan. Ibig sabihin, scam. Hindi totoo. Nagagawin ako sa'yo, ha? Hindi to masakit. Aray! Sakit? Ang sakit! Lagi na. Pag mga doktor kasi pag sinabing hindi to masakit, talagang yun yung masakit. Pero ako sa'yo, pag nag-anesthesia ako, talagang sinasabi ko na yun, masakit to kasi para expect ng patient, lalo na kung adult naman siya. Sabihin ko, sir, mag-anesthesia lang po. Medyo masakit to, pero ito lang po yung masakit na part. Paano masabi? After nung masakit na part na to, wala ka na maramdaman after. Nasasaktan na po ako. Okay, tingnan mo. Lagi mo lang ginagawa to, Doc. Alam mo yun. Sabi mo, di ba sakit pero masakit? Ano ba talaga? Nag-dump po. Ano talaga yung gusto mangyari? Hyperthyroidism and Graves' disease. Hair loss. Unloading up.
Okay, so yan. Graves' disease or also known as hyperthyroidism. Autoimmune disease yan. Ibig sabihin, yung sariling immune cells mo ng katawan mo eh inaatake yung sariling katawan mo. So, ang nangyayari, tumataas masyado yung thyroid hormones sa dugo mo. Kaya tinawag na hyperthyroidism. Kasi sobrang taas ng thyroid hormones. Isa sa mga symptoms nito yan, yung bulging eyes. Ang other term niyan is thyroid orbitopathy. Nangyayari yan kasi nagkakaroon ng excessive production ng tissue sa likod ng mata mo. Tapos naglalakihan yung muscles ng mata mo. Yung muscles ng mata kasi nasa likod yan eh. So kapag lumaki yung mga muscles doon, tapos dumami yung tissue doon or connective tissue yun, matutulak niya yung eyeball mo paharap. So pag natulak na yun, medyo maglalakihan talaga yung mga mata. Excessive sweating, yan. Isa yan sa mga symptoms din. Basta kapag hyperthyroidism, pawis na pawis ka kahit naka-aircon, kahit malamig, kahit di ka gumagalaw, nagwa-weight loss ka kahit sobrang lakas mo kumain. Ito, nage-hair loss, yan, yung mga yan. Yung iba, natutuyuan ng balat or kumakapal yung balat nila kasi nga, merong excessive tissue production. Pretibial myxedema. Ito yung kumakapal yung balat, yung tawag dyan is pretibial myxedema or thyroid dermopathy. Kakapalan yung mga balat nila. Parang okay na siya dito. Okay, so yung treatment naman dito, ang nakakaalam talaga niyan is yung mga endocrinologist natin. Bibigyan kayo niyan ng mga anti-thyroid na medications. Yung pangontra sa sobrang taas na thyroid, bibigyan kayo, iniinom lang yon. Case-to-case basis yung treatment. Yung iba, tinatanggal yung thyroid, inooperahan. Yung iba naman, sinusunog. Ibig sabihin, thyroid ablation, sinusunog. Para wala na magpuproduce ng sobrang thyroid hormones. What is centrifugation? Oh. Talaga, totoo to. Ngayon ko lang to nalaman. May ganito pala. Okay, so yan. Nice. Dami nang talagang content sa TikTok, nakakaiba. Inacid ka lang po, ma'am. Tapos. Okay, so meron siyang gallbladder stones. Isa kasi yan sa mga symptoms ng gallstones eh. Yung parang nangangasim yung sikmura or bloated, punong-puno yung sikmura. Bukod sa nagpe-pain, yan yung mga classic na symptoms. Tapos usually sa mga babae din yan, na 40s, na medyo chubby yan. So kung nandun ka sa mga risk factor na yun, maganda ipa-check by ultrasound. Makikita naman yan by ultrasound. Wala pong radiation yun. Makikita namin kung gaano kalaki yung bato, kung gaano karami, kung dapat na ba operahan. Para lang at least hindi tayo nagugula na kailangan na palang tanggalin yung gallbladder natin. Fake nose? Nako! Huwag po kayo basta-basta. Saan ba yun? Saan nabibili to? Okay, so bukod sa masakit kapag nilagay, of course, kapag pwede yan mapasok doon sa loob. At tapos pag napasok sa loob yan, ako, pupunta ka ng ER. Susungkitin na yan ng ENT. Kasi medyo malit na foreign body to eh. Sabi dito, ano pong tawag dyan? Nose lifter po. Saan nabibili yan? Sa Lazada Lods. Nako, wag na wag po kayong gagamit nito. Kasi delikado yan. Lalo na kung di naman kayo sanay maglagay ng ganyan. Pag nahulog yan sa loob, nasuksok nyo ng mga ng sobra, babara po yan sa ilong nyo. Mas magastos po. Oh! Sclerotherapy ata to. Kasi merong varicose veins, tapos siguro i-inject na yan mamaya yung chemical na yan. Yan. So natuwa lang ako kasi ganito rin kami magtimpla ng chemical namin sa taste. So yun yung lagi ko nakwento sa inyo, yung nag-i-inject kami ng gamot sa ugat dito sa may hita papunta doon sa atay. Para to sa mga patients na may bukol sa atay. Ngayon hindi kami maghalo ng gamot. Ginagawa namin yun kasi nga para minimally invasive, walang malaking hiwa, hindi kailangan tanggalin agad yung bukol sa atay. Direkta doon papadaanin yung chemotherapy o yung gamot. So yan, i-inject dito sa mismong ugat na malalaki. Medyo common naman yan, nakikita natin yan halos madalas. Baka sa mga mother nyo or sa mga kapatid nyo, may mga malalaking ugat sa paa. Minsan may kasamang discoloration. Maganda i-treat to. Yung iba kasi wala namang silang symptoms na ramdaman. Pero yung iba, nagpe-pain, sumasakit, parang nangangalay. Tapos yung iba naman, ayaw nila yung itsura. Yun. Pag mga ganun, pwede nyo ipatreat. Isa sa mga treatment is yung sclerotherapy. Dito, nag-i-inject sila ng chemical dun sa may ugat. Tapos yung chemical na yun, mag-i-induce or mag-form ng scarring or fibrosis dun sa ugat. Kapag nag-form ng scarring yun, nag-peklat yun, magsasara na yung ugat. So, lilit na siya, iimpis na siya. Other treatment, yung medyo
invasive is pag mas malalaking ugat, kailangan na talagang operahan. Ibig sabihin, humihiwa ng papiraso sa balat tapos tatanggalin yung malalaking ugat. Tapos yung iba naman, nile-laser, sinusunog yan. Ayan, kita nyo pa yung flow nung ano, nung chemical kasi sobrang babaw kasi ng ugat. Oops, sumobra. Ayan, di ba? Instant yung result niya, di ba? Yok, pwede ko po bang malaman kung ano ang tunay na kalagayan ko? Huwag po sana kayong mabibigla, sir. Pero ang totoo po, meron na lang po kayong 10. Pwede pong pakilinaw kung anong 10? 10 years? 10 months? 9. Binilangan. Countdown pala. Me praying desperately to not get pregnant. Ano to? Malunggay? Ano to? Basta tayong comment. Ah, to serpentina at luya. Okay, so hindi po yan effective na... Ay, nako. So, marami ako nakikita sa TikTok na ganito na pregnant, siguro teenager, hindi ready sa responsibilidad. Of course, hindi maganda kung i-terminate yung pregnancy dahil doon kasi labag sa batas yun, number one. And of course, huwag nyo gagawin kung hindi naman kayo ready sa responsibilidad na katapat noon. And ito yung pag-inom-inom ng mga ganito, baka lalo pa makasama sa inyo kasi baka irritate pa ng lining ng sikmura nyo yan kasi di natin alam kung ano yung component ng mga yan. Kung hindi tayo ready sa mga responsibilidad, always practice safe sex. Okay, so dyan ko natatapusin ang video na to. Sana nag-enjoy kayo at marami kayong natutunan. Once again, I'm Doc Alvin Francisco. Signing out.